Hello mga kapamilya! Ako nga pala si Ford Valencia. At ngayon, awitin ko ang aking bagong awitin. Ito po ay ang Magmahal Muli. Sana magustuhan niyo lahat. Umaasang magmamahal ang buong akala ko'y siya na. Kabiguan ang napala, paghilom ng puso'y hindi madali. Ang malamang mahal mo'y walang pag-ibig sa'yo. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Wagan natin ang pag-ibig, ito'y darating. Ito'y darating. Ito'y darating sa'yo. Hanggang sa tayo'y matuto, sa kabiguan na tamo, kaya ko'y naghihintay sa tunay kong mahal. Isipin ang bukas at kalimutan ang nakalipas. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating sa'yo. Aking naranasan, ang pagluha tulad nang sa ulan. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating. Ang umasang magmahal muli siyang magagawa. Huwag hanapin ang pag-ibig, ito'y darating. Ito'y darating, oh. Ito'y darating sa'yo. Thank you so much. Hello, mga kapamilya! Isang magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho with Ford Valencia. Ford, that's a very beautiful rendition of Magmahal Muli, originally sung by Sam Milby and Say Alonso. Yes.
Thank you, thank you. Thank you, Jaiho. And syempre, pangalawang beses ko na to, kaya salamat sa inyo. Ayan. You're welcome at maraming salamat din sa'yo. Bago tayo magpatuloy sa kwentuhan kasama si Ford Kapamilya, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng stars dahil siguradong panalong-panalo ang chikahan natin this afternoon with Ford. Agad-agad, pag-usapan natin ang single na Magmahal Muli. Ano ang masasabi mong mensahe talaga ng awiting ito, lalo na ikaw ay nagbigay ng sarili mong rendition for this song? Ako kasi nung ginawa ko tong kanta na to, ang una ko talagang mga naalala dito is yung mga lessons sa buhay, syempre. Then syempre kapag may lessons ka, may chance, may hope, and syempre may faith na merong makakapag-approve sa'yo na may isang tao na palaging magsasabi sa'yo na may kaligayahan sa kabila ng nararanasan mong kalungkutan sa buhay. Ayan. Para kanino mo dinededicate ang kantang to? Para sa mga taong nagmamahal, para sa mga taong akala nila wala ng second chance sa buhay, and sa mga nawawala ng hopes, para sa inyong lahat to. Oh, in fairness. Dapat ba nabigyan ng second chance kapag sobra ka ng sinaktan ng tao? For me kasi, pwedeng bigyan ng second chance, but the point is, yung lessons nga na matututunan mo, syempre, doon ka na matututo eh. So, may chance pero may lesson. So, matututo ka lang. Mm-hmm. Pero hindi mo na dapat pambalikan kung paano kayo dati. Yun. Pwede mo. You can forgive but never forget. Yun. Uh-huh. Ikaw na tumapos yung sagot ko. Totoo. Correct. Uh-huh. Anong paboritong linya ni Ford dito sa song na Magmahal Muli? For me kasi yung aking naranasan, na lumuha ka tulad ng sa ulan. Ayan. Parang ang lalim nung bridge lali. Part na yan. Oo, ang lalim nung part na yan. So, eh di ba ganun naman daw, yung mas masarap umiyak kapag nasa shower, kapag umuulan para hindi nakikita na umiiyak ka at sumasabay na lang yung pagpatak ng luha mo sa agos ng tubig. Yeah, so parang go with the flow, ika nga sa buhay. Oo, correct. O eto, maiba tayo ha. Kamusta tong pandemya? How this pandemic affects you bilang artist? Ano yung naging pros and cons nito for you? Doon muna tayo sa ano, sa cons. Yung cons talaga is nawalan ako ng hopes na magawa yung pangarap ko. Kasi syempre lahat naman tayo may mga goals in life. Then nagkaroon ng pandemic, so nag-stop lahat. Pati economy, yung dreams natin na makapag-abroad, ganyan. Kasi pangarap ko rin talaga makapag-abroad. Hindi na lang natuloy mag-perform ano, international or kahit saan man. Kaso hindi nga natuloy dahil sa pandemya. So, nakalungkot din kasi may mga taong nangarap dati na patuloy sana yung buhay. Pero nahinto na mga ilang taon dahil nga sa pandemya. Nakalungkot din isipin, may mga nawala, may mga magugulat ka na lang na nagkaroon ng ganyan na sitwasyon. So, ayun, yun yung mga cons for me. And syempre, yung mga tao na nawalan din ng proyekto, nawalan ng business, 'di ba? Ang dami talaga, super. So isa rin ako sa ano na naapektuhan sa mga ganun kasi naubos din talaga yung ipon ko eh. Talagang yung mga pinaghirapan ko nung nasa boy band ako, talagang naubos, talagang side talaga. So nakakalungkot isipin, pero doon tayo naman sa pros, 'di ba? Syempre, kapag may cons, may pros talaga. May lesson talaga ako natutunan. Like, nung time na yun kasi mag-isa lang ako sa bahay. Eh. Then, iniisip ko, kaya ko palang makasurvive kahit mag-isa lang ako. And, marami ako natutunan. Like, sa pagiging independent na tao, mas lalo akong tumibay na marami akong nakilalang tao na akala ko sila yung magbibigay sa akin ng chance na makasagot dun sa problema ko, pero hindi. Alam mo yung ganun? May mga expectation ka pala na dapat hindi sobra-sobra. Dapat mag-expect ka lang ng katamtaman lang, yung balance lang. Huwag sobra-sobra talaga. Kasi yung frustrations, yung kapalit kapag ganun eh. Kapag hindi nasunod yung mga gusto mo mangyari. And pangalawa, ayun, mas natuto ko magmahal ng sobra, lalo na sa mga hayop. Kasi sila yung mga naging kapartner natin sa bahay nun eh. Na nagka-pandemic, may nag-aalaga ng aso. Di lang naman mga hayop, pati yung mga halaman, di ba?
May isda, yung mga ganun. Nakakatawa din. Kaya ko pala mag-alaga ng mga ganun. Kasi dati, hindi ko talaga kaya. Naiiwan ko sa bahay, wala nagbabantay, wala nagbibigay ng pagkain, yung mga ganun. Tapos, ayun, mas natuto kong mag-ipon. Mas mahalaga talaga yung may ipon ka. And then, kailangan maging wais ka sa paggastos ng pera. And ayun, marami pa rin akong mga nakilalang tao na nagbigay talaga ng lesson at blessing sa buhay ko. Na kahit sa gitna ng pandemya, instead na magdamot sila, mas nagwapa nilang tumulong sa kapwa-tao. Totoo, in fairness. Pero hearing yung mga sinabi mo, yung mga dreams and everything, yung mga nangyari, I wanna ask you, Ford, what is your ultimate dream as an artist? As an artist po talaga, makapag-perform lang sa harap ng stage. Mapakita ko sa buong tao yung best ko, kung paano ako mag-perform. Masaya na po ako dun eh. Kaso sobrang na po binigay ni Lord sa akin. Binigyan pa ako ng mga ganitong journey sa career ko na maging solo singer. So sobrang thankful na po ako dun. And ibibigay ko na lang yung best ko talaga para sa mga taong niniwala sa akin. Yeah. Sa mga local artists, sino ang pangarap mo na mga collaborate at bakit? Sa local talaga, sa ngayon, si Arthur Neri talaga the best eh. Ayun, sana bigyan kami ng chance na makapag-perform each other. So, pare ko eh, sana bigyan tayo ng pagkakataon. Yung mga tagus sa pusong awitin, ano? Yung talagang parang saksak puso, tulo ang dugo, gano'n? Yes, sobrang idol ko yun, Arthur Neri. Sobrang humble, yeah. Eto, maraming nakakamiss sa grupo nyo na Boy Band PH. Meron pa kayong communication sa isa't isa? Siyempre naman po, opo. Palagi po kaming nag-chat tuwing may mga special celebration sa amin, like birthdays, ganyan. Sa mga relatives, pag naalala nila, bigyan nag-chat. Nakakatawa din kasi yung mga unexpectation mo sa kanila, eh kusa naman nangyayari. Like, bigyan na lang magsasabi na happy birthday, pare ko eh, mga ganyan. So, mga simpleng bati lang nakakatawa rin yung mga ganun eh. Then, syempre, ano pa rin, updated pa rin kung ano yung mga nangyayari sa amin. Hindi naman kami nagkakalimutan sa isa't isa. Ayun. Although may mga ano na parted ways na talagang hiwalay na talaga sa mga karir, mga solo-solo na, ganyan. Pero nandun pa rin talaga yung bonding namin as a brotherhood eh. Na alam mong kahit isang chat lang, makita mo kagad, masaya na kagad. Totoo. Meron kang pinagsisisihan or meron ka bang something na naiisip na bakit humantong sa nag-disband yung Boy Band PH? Eh, ang ganda ng naging pasok ninyo, ang ganda ng nangyari na may mga ganun ka bang realizations after na ngayon solo-solo na kayo? Meron din naman. Yung ano siguro, yung for me kasi, na-feel ko yung parang ang daming nabitin sa journey namin. So parang ang pinagsisisihan ko, sana tinuloy pa pala namin. Kasi ang dami pa rin naniniwala sa amin na kaya pa namin masustain yung grupo. Eh kaso feeling namin hanggang doon na lang yung kaya namin ipakita. So kung bibigyan kami ng chance, why not? Game pa rin naman ako. Kung gusto pa nila ng boy band mga tito edition na. Hindi na baget as Tito Edition na. Oh. Tito pero feeling edition. Mo, is there a possibility na magkaroon ng reunion ba kayo? Concert or performance? Kasi kahit magkakalayo naman kayo, like, ang daming humahanga, pero pwede nyo naman gawin na mag-Zoom, live stream, mag-perform kayo together. Possible po yan. Nagpeplano naman, kaso hindi lang nagkakatagpo ng schedules talaga. Ang tara, yan ang dapat nating abangan talaga. Saan pa mapakinggan ang Magmahal Muli? Ayun, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, and gusto ko lamang po kayong imbitahan na panoorin at pakinggan ang aking lyric video and visualizer sa Star Music YouTube channel. And syempre, available na rin to sa Spotify, Apple Music, Amazon, at sa lahat ng digital streaming platforms. Sana pakinggan at panoorin yung lahat. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin, mga kapamilya, stream po natin dahil bagong timpla, bagong version ang ibinigay ni Ford para sa awiting Magmahal Muli. Sa mga fan ng season 1 ng PBB, I'm sure kabisadong kabisado nyo yan. So this time around,
solo ang umawit at talagang galing sa kanyang puso talaga. Oo, while listening kanina, sabi ko nga, antaray no, alam ko tong kantan to eh, kasi, ay, sasabihin ko sana yung edad ko nung. Alam ko tong kantan to. May age reveal. Pero nung narinig ko yung version ni Ford, sabi ko, ang giling, may bagong kilig siya at may bagong sakit siya. Na dati kasi, mas more ang kilig kasi Sam, tsaka si Say, yung umawit. Tapos ngayon, nung solo na siya, parang mas more ang pighati yung naramdaman ko talaga about sa pagmahal muli. So, I love it. Oo. So, thank you so much, Ford Valencia, for that. Invite mo sila na i-follow ka sa iyong mga ganap. Social media, go! Ayun, sa lahat po ng mga nakikinig ulit sa mga nanonood ngayon, i-follow nyo lamang po ang aking IG, Twitter, Facebook, at YouTube channel. Ayan, search lang po, I am Ford Valencia. Maraming salamat, Ford Valencia, mga kapamilya, sa lahat na nakatutok sa atin. Magkita-kita po ulit tayo hanggang sa susunod na episode every Tuesdays and Thursday. Dito lamang sa facebook.com/ABS-CBN Network and also kapamilya. Nasa podcast na din po tayo. Mapapakinggan ang Hotspot na podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Kasama ang nag-iisang beshi ng bayan, ako po si Jaiho with Ford Valencia. Ito ang Hotspot LAVE, live na live. Bye!